Actually, wala po tayong problema sa market. Kasi itong pipinong ito, ito po yung ginagawang pickles. Ang variety nito ay Japanese melon. At ini-export po natin ito patungong Japan. Kaya very high po ang demand. Magandang araw mga kaibigang magsasaka. At this time ay ating pag-uusapan, ito'y tungkol sa pipino. Kung paano ba ang pag-aalaga at gaano ba kalaki ang kita. Sa episode na ito ay ating alamin. At kung bago ka pa sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pakihit na rin po sa notification bell para updated ka sa bawat videos na aking ilalabas. This time ay ating kilalanin si Pakito Tusan ng Sitio Kagamkam, Barangay Baluntaya, Don Marcelino. At matagal-tagal na rin ito sa larangan ng paggugulay. At sa panahong ito, pipino naman. Sa pagtatanim nito guys ay mayroon itong distansya per hill o per puno na 16 inches. At saka yung distance per row ay mayroon itong 2 metro. Ang ginagawa po dito guys ay direct seeding po. After 5 days ay makikita na natin na tumutubo na po yung pipino. Ayan. At after seeding guys o pagtanim, magbilang lang po tayo ng 45 days to 50 days. Makapag-harvest na tayo sa unang harvest. About naman sa maintenance guys ay kailangan po ng pipino na wala pong competitors na damo. At dapat ay palagi po tayong nasa ating taniman para po mamonitor po natin yung mga insekto na posibleng sisira doon sa ating pananim. At lalo na ngayon na medyo palaging umuulan ay prone po sila sa sakit na fungus. Ang panglaban po natin doon ay yung daitin o may active ingredients na mangkusib. At saka huwag nating kalimutan guys na itong pipino ay kabilang po sa cucurbits family at prone po ito sa mga cucurbits beetle. At ang panglaban po natin doon ay yung alika mula po sa Syngenta. Ayan, at nag-i-spray po itong si Certon at ating tatalakayin kung ano ba ang kadalasang sakit at ating alamin kung ano ang mga paraan para po mawala po yung mga sakit na dulot ng madalas na pagulan at saka yung infestation ng mga insekto. Ayan. At ang kagandahan nito guys, itong klase ng pipino ay pinagapang lamang po sa lupa at hindi na po natin kailangan pa na magtayo ng trellis. At lesser po ang kanyang costing o yung gastos. Nakakatipid na tayo sa paggawa ng trellis. Hindi na natin kailangan ng trellis kasi ang variety na ito guys ay medyo makapal po yung kanyang balat at ito po yung ginagawang pickles. Ayan. About naman sa fertilization guys ay nag-aabuno po sila after 12 days ng calcium nitrate. Inihalo lang po sa isang timba na tubig yung 200 grams na calcium nitrate tapos idinidilig po doon mismo sa puno ng pipino.
ang ginagamit nilang pangsukat guys ay yung lata ng sardinas bilang pangsukat sa kanilang pag-drench o drenching. At after a week ay ganun pa rin, 200 grams, pero iba na po yung abono na ginagamit na nila. Yun na po ay complete. Ganun pa rin, drenching method. At hanggang sa makapag-harvest. At yung lifespan niya guys ay makapag-harvest tayo ng 8 hanggang 16 na beses. Tapos magre-replant na naman tayo. Itong taniman nila guys ay nakapag-harvest na sila dito ng 3 beses. Unang beses nila, yung una, nakapag-harvest sila dito ng mga 700 pieces at kumikita yun ng 1,800. Hanggang sa pangalawang beses ay umabot ng 3,700 pieces, kaya doble o higit pa yung kanilang kita. At this time ay nakapag-harvest sila, kakatapos lamang nilang bilangin, nakapag-harvest sila ng 4,700 pieces. So 80% yung good at saka 10% po yung deform at 10% po yung overcull o oversize. Ayan. At hopefully kikita sila this harvest ng siguro aabot ng 12,000. Ayan. Ang ginagawa nila dito guys ay nagha-harvest sila 4 days or 3 days. Depende po sa size ng bunga ng pipino. At pinipick up po ng buyer every week. Bali, inilagay lang pagkatapos ng mag-harvest ay inilagay lang nila doon sa storage o sa imbakan. Ayan, kung makikita natin, napakaraming magbunga itong pipino. Ayan. Actually, kinukuhanan ko lang ito ng ideas kasi nagplano din ako maybe next month or sa katapusan ng buwan ay magtatanim din ako nito. Kasi napakaganda ang kita guys, napakaganda ang kitaan. At hopefully doon sa area ko doon ay makapagtanim po tayo ng mga 10,000 na puno ng pipino. Ayan. Ito na po guys yung kanilang na-harvest na bunga ng pipino. At kung makikita natin, napakarami kung magbunga itong klase ng pipino, itong Japanese melon. Ayan. This time ay ating pag-uusapan ang kanilang output o na-harvest. Itong lahat ay aabot lang naman ng 4,700 pieces. So, all in all, 80% po ang good, 10% po ang deform, at 10% po ang oversize. Kaya, expect na po na aabot ang kita nila ng 12,000 this week. So, napakaganda at napakadali ang kitaan dito. Ayan. Ang good size nito guys ay nagkakahalaga ng 3 pesos at yung deform 1 peso at saka yung overcull o oversize ay nagkakahalaga ng 2 pesos. Ayan. Naway marami na naman tayong mga kaibigang magsasaka ang natutulungan sa episode na ito. At kung bago ka pa sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin po sa notification bell para updated ka sa bawat videos na aking ilalabas. Ito po ang inyong kaibigang magsasaka, Juji Kuchia,
God bless and happy farming. Bye-bye!